Hi mga kaineral, so sa video na to ay pag-uusapan naman natin ang isa sa mga motor ni Honda na limited edition at kararating lang dito. So tara, samahan niyo ako. Walang iba mga kainalala kung kundi ang Honda Beat 2023 Limited Edition ni Honda. Yan. So napakaganda mga kainalala, no? So ngayon titignan natin kung anong meron sa motor na to. Puntahan agad natin ang makina ng motor na to mga kainalala. So ang makina nito ay merong 110cc engine displacement, naka 4-stroke, single overhead cam, air-cooled at naka ESP engine. Fuel injected na rin ang motor na to. Meron nitong max power na 6.63 kilowatts at 7,500 RPM at max torque naman na 9.3 newton meters at 6,000 RPM. Meron din itong compression ratio na 10.0:1. So ang motor na ito mga kainalal is ang limited edition ni Honda Beat ngayong 2023. So tatlo siya mga kainalal, no? Merong playful version, yung premium at itong limited edition. So ito bihira lang to kasi limited edition lang siya, no. So next year baka wala na, or sa ibang lugar is walang ganitong motor na Honda Beat ang kulay. Dito sa bandang harap niya mga kainal, sa taas ay merong nakalagay na dito na kulay blue na fairings, and then ang combination is black tapos may sticker ni Honda. Dito naman tayo sa baba niya, banda sa katawan, harap pa rin. So meron ditong matte na black. Yan. And then puti mga kainal ang majority color ng kanyang harapan, no? Yan. So same pa rin ang turning lights is bulb type, pero ang kanyang headlight is naka-LED na. So ang sticker combination nito mga kainal, no, ang decals is red, blue. And then sa gitna is meron nakalagay na 50th anniversary. So gold siya, Honda Philippines Incorporated. So napakaganda tignan. Yan. Dito naman tayo sa bandang front fender niya, no. So kulay blue siya mga kaineral. So ang color combination ng motor na to is may blue, may white at saka red. So parang flag ng Philippines, no. And then nakalagay na decal na combi brake. So naka combi brake system ang motor na to. So ito yung tsura na kanyang telescopic fork sa harap. Tapos napaganda na rin ang kanyang mugs, no. Ang kulay parang brown na metallic. Yan. So naka disc brake na ang harap mga kaineral, yan. And then naka single piston caliper. Yan. Ang size ng gulong nito sa harap mga kaineral is nasa 80 by 90 14. So tubeless na rin siya mga kaineral, no. Yan. So dito banda sa gilid niya mga kaineral is nandito yung decals na blue, red, tsaka white. Yan. So may white siya. Yan. So Honda nakalagay na 50th anniversary. So maganda ang edges na ito mga kainal, sharp na rin, oh, yan, oh. Ito naman ay tsura ng kanyang gulay board mga kainal na pwedeng lagyan ng inyong mga pinamili. And then meron na rin siyang utility hook dito. At dagdag ko lang is ang motor na ito ay meron ng side stand kill switch for safety feature ng motor na ito. Dito naman tayo sa mga pindutan niya. So nandito yung high beam, low beam, busina, tsaka turning lights. And then sa kabila is yung electric start. So ito yung tsura ng kanyang meter panel mga kainal, no. So combination ng analog at digital. So analog yung dito na part, tapos dito yung digital. Then nandito na rin yung high beam, low beam, turning lights, tapos echo indicator. Ilaw yan kung matipid yung pagpapatakbo mo sa motor. Ito na may tsura ng kanyang susian mga kainal. So meron na siyang shutter lock, dagdag sa safety feature. At nandito na rin ang bukasan ng kanyang upuan, yan. Parang sa mga Honda Click na. So ang mga bulsa nito is ito yung isa sa mga maganda na binago, no. Meron na itong socket para sa ating charging port, no, sa ating mga cellphone, yan. May takip din siya. Then dito sa kabila is may kalaliman na rin.
So dito naman sa gilid niya mga kaineral, bandang likuran is nandito yung napakalaking decals ng Beat na may color combination ng white, red at blue. Yan. So Beat and then special edition Honda. So white siya majority dito mga kaineral. Napakaganda niya tignan mga kaineral, napakalinis. So kung gusto niyo yung mga limited edition na motor, so grab niyo na tong isang ito ni Honda. Napaka sporty na rin ang tambutso ng motor na tumakay na loyan. Yan. Pero ng kanyang gulong sa likod mga kaineral. So ang braking system nito is naka drum brake pa siya. So ang size nitong tire sa likod is nasa 90 by 90 by 14. So tubeless na rin ang motor na to mga kaineral, no? So ang mga ilaw nito sa likod is ito ang itsura mga kaineral. So bulb type pa ang kanyang mga turning lights. Pero maganda na siya kasi intact na sa kanyang brake light, which is naka bulb type pa rin. And then separate na rin yung kanyang ilaw para sa plaka. Yan. Then meron na rin reflectorize, dagdag visibility sa motor. So naka single monoshock siya, swing arm. Yan. And then isa rin sa nagustuhan ko sa motor na to is meron pa siyang kickstart, no? Sa mga gusto, sa mga ayaw pa rin diyan sa mga motor na walang kickstart, so bagay sa inyo ito. Yan. So kahit FI na siya, may kickstart pa rin siya, which is good. Then ito naman yung itsura ng kanyang apakan mga kaineral, yan. So ito naman ang itsura ng kanyang under seat compartment mga kaineral, no? So same lang sa premium version at playful. So malaki na rin siya mga kaineral, pwedeng lagyan ng inyong mga gamit, raincoat. Pero duda ako sa helmet is parang hindi talaga kakasya kasi hindi siya malapad. Yan. And then ito naman ang kanyang fuel tank. So meron ito ang capacity na 4.2 liters. At kumukonsumo naman ng estimated fuel consumption na 58.2 kilometers per liter. So mga kaineral, ang fuel consumption is nakadepende pa rin yan sa may-ari o sa rider, sa kanyang throttle habit, no? Ito naman yung kanyang grab bar. So pwede nyo itong palitan ng top box bracket kung gusto nyo, kung nabitin kayo sa gulay board at under seat compartment. Magaan din ang motor na ito mga kaineral kasi meron lang siyang curb weight na 90 kilograms at seat height na 742 millimeters at ground clearance na 147 millimeters. So para naman sa price ng motor na ito is ipa-flash lang natin kasunod nito. Dagdag ko lang mga kaineral, no? So napakaganda rin ng mga brake lever nito. Yan, stainless. And meron na rin siyang brake lock. Dagdag sa safety features ng motor na to, lalo na kung magpa-park kayo sa mga uphill or downhill para iwas tumba or galaw ang inyong motor. So yun mga kaineral, no? So kung type nyo ang Honda Beat Limited Edition, yan. So nandito siya ngayon sa Honda Jeep Jam, Lanoy Kilumpang, General Santos City. So kung umabot ka sa part ng video na to, is gusto kong magpasalamat sa patuloy na panonood at suporta sa ating munting YouTube channel. So yun lang mga kaineral, ride safe. Bye-bye!